Hi guys, magandang araw mga kaibigan. Ano? Ang atin nang tatalakayin ngayong araw ay tungkol sa triangle similarity, no? Let us have the first postulate in triangle similarity, which is the AAA similarity postulate or the angle similarity postulate. Okay, so but before we discuss the postulate mga kaibigan, please sa mga hindi pa subscriber ni Easy Math, no? Please do subscribe. Malaking tulong yan para sa akin mga kaibigan. And also, please click the notification bell para updated ka sa mga uploads natin, no, everyday. Also, if you encounter an ads, no, mga kaibigan, please do not skip the ads. Maikli lang naman yon, let it finish, then continue the tutorial. Malaking tulong kasi yon sa mga creators na tulad ko in increasing milestone, mga kaibigan. So, yun lang mga kaibigan. Ano? Let us have the first triangle similarity postulate. So yun na nga mga kaibigan, ano? When we say AAA similarity postulate, no? AAA, it stands for angle similarity postulate, no? So by the name itself, tatlong angles yung pagbabasihan natin kung yan ba ay similar triangles. Okay? So let us have the definition. Na sabi niyan, if the three angles of one triangle are congruent to three angles of another triangle, then the two triangles are similar. Okay? So let's say for example, we have two triangles. Tapos, yung mga angles daw nila ay congruent. Therefore, they are the triangles or the two triangles are similar. So, ayun mga kaibigan, let's have the first illustration on our screen, no? So, meron tayo dyan triangle LUV and triangle WHY, no? With markings on each angles or each corner, ano? So, ngayon mga kaibigan, to illustrate the similarity of these two triangles, gagamit tayo ng if-then statement, no? So, if, so based on our illustration, ano, if angle L, no, is congruent to angle W, di ba, kita naman dyan sa ating illustration, ano, magkamukha yung markings ng L tsaka W, no? Tapos daw mga kaibigan, if angle U is congruent to angle H, ano? Yun. So, based on our illustration, again, the markings on U and H are similar. Also, the measurement of angle V is congruent daw sa angle Y. Ayun, same nung kanilang markings, ano? Then, ito na yung ating conclusion. Then, triangle LUV is similar, no? Similar to triangle WHY. So, that is the if-then statement dun sa ating similarity, mga kaibigan. Ano? So, kitang-kita naman, di ba? Magkamukha yung kanilang markings, they are congruent. Since the three angles are congruent, no? Therefore, the two triangles are similar. So, ganun lang mga kaibigan. Magkamukha yung kanilang angles, no? That is AAA similarity postulate. Let us have the first example, mga kaibigan. Ano? First example problem on AAA similarity. So, sabi dyan, mga kaibigan, no, sa ating problem, given the figure, ayan yung figure natin sa baba, no? Prove that triangle RIC is similar to triangle DIN. Yon. So, i-drawing ko lang mga kaibigan, ano? Para lang mas ma-illustrate natin ng mas maganda. So, let's say for example, ito yung ating triangle, ano? Ay, yung ating illustration, sorry. Tapos, nagko-connect dito yan. Tsaka yun. Yan. Let's say ganyan. Ito yung RIC. Tapos, DIN. Yan. Tapos may markings tayo dito. Ayan. Tsaka meron din tayo doon. Ito ay angle 1. Di pala nakalagay. Wala pa lang marking yun. So, this is angle 1.
angle 2, angle 3, angle 4, 5, and 6. So, that is our illustration, mga kaibigan. Ano? So, ipoprove lang natin that the triangle RIC, no, is similar to DIN. Now, based on this table, yan sa ating screen, ano, mga kaibigan. So, kailangan natin ibigay yung statements na kinakailangan para makompleto natin yung table na yan. No? So, on our first column, the hints, no, para makuha natin yung statement. And then, on the third column is the reasons, no, kung bakit or kung paano nakuha yung statement na binigay natin. Okay? So, taas ko lang ng bagay, ano, kita nyo pa rin naman siya. Ngayon, on our first hint, sabi dyan, based on their markings, dito ko susulat yung statements, mga kaibigan. Ano? Statements, yan. So, based on their markings, describe side RC and side DN. So, asan ba yung RC? Ito yung DN, na? Or ND. Based on the markings daw, asan ba yung markings? Ito yung arrow na papunta dito, tapos yung arrow na papunta dun sa, from ND, ano? Ibig sabihin ng markings na yun, mga kaibigan, since the direction of the two arrowheads are equal or magkamukha yung kanilang arrowheads. Meaning, itong sides RC na to and ND are parallel. Okay, so that is our answer on the first statement, no? So, dito ko na lang ilalagay statement 1. RC, ano? Or yung line RC is parallel to line DN or side DN. Okay, so that is our first statement on the problem. Then, the reason why is that is the given. Kasi nga, may markings eh. So, given lang yun sa problem natin. Second hint, sabi dyan, based on statement 1, so, asan ba statement 1? Ito yan, na? Describe alternate interior angles if CN, asan ba CN? Ito, CN and RD are transversals. So, kung meron daw tayong transversals, tapos meron tayong dalawang parallel lines, ano? So, as we can sabi nga natin doon sa statement 1, ito ay parallel dito. Tapos, meron tayong transverse or transversals, mga kaibigan, no? Na CN tsaka RD. So, doon muna tayo sa CN, ano? The transversal CN, no? Ayan, CN. Tapos, yung dalawang parallel line. Ngayon, kapag ka nag-intersect tayo, in-intersect natin yung transversal, no, dun sa dalawang parallel line, ito yun eh. So, kung papakita natin, dito na lang siguro, no, ito yung RC, ito yung ND, yan, ano ba? Yan, kailangan lang mag-parallel sila eh. Yan. Tapos, ito yung CN, yan, ito yung CN eh, sinasabing transversal. Ibig sabihin daw, yung interior angles nila o yung alternate interior angles nila are congruent. Asan ba yung alternate interior angle? Eto yon, saka eto. So, kapag meron tayong parallel lines, and then transversal, etong dalawang angle na yon ay congruent. Therefore, from our illustration, 2 and 6 are congruent. No? So, that is one of our statement in number 2. Okay? So, number 2, the first statement is that angle 2 is congruent to angle 6. Okay? So, based on this illustration. Now, using the transversal RD, ano? Same concept na i-apply natin. So, again, ito yung illustration natin, yung parallel lines. Tapos, ito ngayon yung RD. Ito ngayon yung RD. So, meron tayong nabuo na interior angles ulit. Ano? Alternate interior angles which are congruent. So, nasaan yun sa illustration natin? Itong 1 tsaka 4. Therefore, statement number 2 o statement 2 dun sa number 2 natin is that angle 1 is congruent pala sa angle 4. Yan. So, nabuo na natin yung statement 2 na kailangan natin.
statement 3 natin. Ano bang sabi dyan sa, by the way, dun sa reason, nung ating statement 2, sabi dyan, alternate interior angles are congruent. So, yun nga sinabi ko kanina, no? That is the reason why. Number 3, statement. Sabi dyan, describe the vertical angles. So, by the vertical angle theorem, no? Asan ba yung vertical angles natin dyan? So, eto yun, no? Yung angles na nabuo dun sa intersecting lines. Therefore, mga kaibigan, itong angle 3 is congruent sa angle 5. So, dito ko na lang ilalagay, no, para kita nyo pa rin. Number 3 statement, angle 3 pala is congruent to angle 5. Okay, by the vertical angles theorem. Sabi dyan, ayun, no, vertical angles are congruent based on the reason. Okay? Then, lastly, no, number 4, na line number 4, sabi dyan, conclude using statements 1, 2, and 3. So, gamitin natin yung mga statements natin, ano? Ngayon, kung papansinin natin, ano, di ba, dalawa nga triangle dito, mga kaibigan, ano? Triangle RIC, tsaka DIN. Since, etong angle na to is congruent sa angle na yon, no? Tapos, etong angle na to congruent sa angle na yon. Etong angle 3, congruent sa angle 5. Therefore, all the angles on triangle RIC and DIN are congruent. Meaning, the two triangles are similar. No? So, that is our conclusion. Triangle RIC is similar to triangle DIN. Then, sabi dyan sa reason, similarity postulate, which is the AAA similarity postulate, no? AAA similarity postulate. So that is how we reason out using the AAA similarity postulate, no? So yun, mga kaibigan, that is the first similarity postulate in triangle. Okay, so ganun lang tayo mag-proof, ganun tayo mag-provide ng statement and reasons in proving the two triangles are similar. Okay, mga kaibigan, so stay tuned for another tutorial on next similarity postulate, no, which is the AA similarity postulate or the angle-angle similarity postulate. So today, mga kaibigan, eto muna tayo, no? So yun lang, if you have questions, mga kaibigan, please comment down below and we will answer your questions if we have time, no? Also, kung hindi mo naman kaya mag-comment or nahihiya ka mag-comment, you can message me on our FB page, you know, EasyMath TV. So, please follow the page and send a message there, no? So, yun lang, mga kaibigan. Salamat and kita-kita tayo sa susunod na tutorial. God bless.